Naayos na ang catenary wire ng LRT2 Gilmore Station sa Quezon City. Yan ay matapos matamaan ang kidlat ang naturang wire kagabi. Ang kable ang nisusupply ng kuryente sa mga tren. Ayon sa Light Rail Transit Authority, hindi agad nasimula ng pagsusuri sa tinamaang wire dahil sa magkakasunod na kidlat. Natapos naman na mas maaga sa inaasahan ang pagsasaayo sa kable, kaya nakapagsimula rin ang operasyon ng LRT o ng train line kaninang alas 5 ng umaga. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na hindi mauokupa ng China ang Eskwada Shoal kahit inalis na roon ang BRP Teresa Magbanwa. Mananatili pa rin naman daw kasi sa lugar ang presensya ng Pilipinas. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie June, hindi isang pagkatalo at hindi rin isang surrender ang pagbalik ng BRP Teresa Magbanwa sa Palawan matapos ang higit 4 na buwang pananatili sa Eskwada Shoal. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela, ang pag-withdraw ng Magbanwa ay dahil sa malalang weather conditions o sea conditions at weather sa nasabing lugar, pagkaubos ng supply at ang pangangailangan na kumpunihin ang Teresa Magbanwa matapos nga ito ilang beses na banggain ng mga barko ng Chinese Coast Guard, pati na rin ang medical condition ng ilan sa mga crew. Si PCG Commandant Ronnie Hill Gabandao ang nagdesisyon na pabalikin na muna ang barko para sumailalim sa repairs at matugunan ang medical conditions ng 4 na apektadong crew members. 3 sa crew ang sinasabing nagkaroon nga ng dehydration habang isa naman inatake daw ng gout. Tiniyak ng PCG na babalik ang mga barko nila sa Eskwada at walang mangyayaring reclamation activity doon na hindi nila aaksyonan. May iba pa namang barko na pwedeng i-deploy doon ang Philippine Coast Guard. Sa monitoring ng PCG, hindi lang ang BRP Teresa Magbanwa ang umalis sa Eskwada Shoal dahil sa masamang panahon. Maging ang mga counterparts nitong Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy na mga barko ay umalis din. 11 Chinese maritime fishing vessels ang nanatili sa Eskwada at gaya nga ng nasabi natin, umalis na raw ang mga Chinese Coast Guard at Chinese Navy. Dagdag ng PCG, hindi pwedeng ihambing sa nangyaring pag-okupa ng Chinese Coast Guard sa Eskwada ang sa Baho de Masinloc, itong nangyayari ngayon sa Eskwada Shoal. Unang-una, malayang nakakapasok at nagpapatrolya ang PCG sa Eskwada dahil bukod sa 2 ang lagoon dito at maraming lagusan, higit 130 square kilometers ang laki nito. Malaya pa rin bumalik at pumasok sa Eskwada ang PCG at ibang barko ng Pilipinas. At dahil isang low tide elevation din ito na 72 nautical miles lang ang layo mula Palawan. Sa issue naman, Connie, ng supply ng barko, inamin ng PCG na kulang ang mga desalination filters at hindi nila naisip na tatagal ng ganito ang deployment sa Eskwada kaya naubusan daw ng mga filters para sa mga desalination machine. Ang mga filters ay gamit para ma-convert ang salt water sa drinking water. Napilitan daw ang mga crew ng barko na gamitin ang tubig ulan at mga runoff mula sa air conditioning units bilang tubig inumin. Tutulong daw ang Japan para makabili ng mga desalination filters ang PCG para makapag-imbak ng mas maraming supply. Sa ngayon, ayaw sabihin ng PCG kung ilang barko at kung kailan pabalik sila sa Eskwada Shoal. Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. Mga mare at pare, sumabak sa panibagong training si Miguel Tan Felix para sa upcoming GMA Prime Series na mga batang riles. Boom! Okay lang. Para yan sa parkour o ang pagtalon, pagtakbo, pag-akyat at iba pang moves. Una nang sumabak sa martial arts training si Miguel at iba pang cast kasama si Ronnie Ricketts. Sa series, gaganap si Miguel bilang si Kidlat na leader ng mga batang riles. Kasama rin sa serye sina Kokoy De Santos, Rahil Biria, Bruce Roland, Antonio Binzon at Zephanie. Mapapanood yan soon sa GMA Network. Sa mga motorista, kung kaya ay ipagbukas na ang pagpapakarga. May oil price rollback kasi ulit ngayong Linggo. Sa anunsyo ng ilang oil companies, 1 peso and 30 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, 1 peso naman ang tapyas sa gasolina. Para sa kerosene, 1 peso and 65 centavos ang bawas sa kada litro.
Sa NCR, naglalaro mula 50 pesos hanggang mahigit 71 pesos ang kada litro ng gasolina kung isasama na ang rollback bukas, mahigit 45 hanggang mahigit 60 pesos naman ang diesel, habang mahigit 66 hanggang mahigit 77 pesos ang kerosene. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa barangay 176D sa Bagong Silang, Caloocan. Ayon sa purok leader ng barangay, nakatambay ang biktima ng lapitan at pinaputukan siya ng suspect. Nakatakbo pa raw ang biktima pero hinabol siya ng suspect at doon na binaril. Nagtamu siya ng tama ng baril sa ulo. Nakuhanan pa ng CCTV ang pagtakas ng suspect at kanyang kasabwat sakay ng motorsiklo. Ayon sa pamilya ng biktima, wala silang maisip na posibleng motibo sa krimen. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang Caloocan Police tungkol sa insidente. Mahigit 217,000 pisong halaga ng umano'y shabu ang natagpuang nakasilid sa isang abandonadong bag sa Virac, Catanduanes. Ayon sa pulisya, nakita ito ng mga nangongolekta ng bote at agad isinumbong sa kanila. Abot daw sa halos 32 gramo ang drogang nakuha. Nakita rin daw sa loob ng bag ang ilang drug paraphernalia. Patuloy ang imbisigasyon para alamin kung sino ang nag-iwan ng bag. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na lang ang GMA Regional TV ang mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Sara Hilomen Velasco. Sara? Salamat, June! Bumalik pa Bohol ang fast craft na papunta sanang Dumaguete dahil sa masamang panahon. Naghiyawan at nag-iyakan sa takot ang mga pasahero yan nang hampasin ng malalaking alon ang kanilang sinasakyan. Ayon sa uploader na si John Anderson Suway Bagyo, umalis sila sa Bohol mag-alas 11 ng umaga kahapon. Hindi pa man sila nangangalahati sa biyahe, naranasan na nila ang masungit na panahon at malalaking alon. Doon na nagpa siyang kapitan na bumalik sa Bohol. Ligtas naman ang lahat ng mga pasahero ng naturang fast craft. Arestado ang isang lalaking naatuhang nagbebenta ng endangered na mga ibon sa Cagayan de Oro City. Sa Maasin, Iloilo naman, patay isang guro matapos pagsasaksakin ng nanloob sa kanilang bahay. Ang mainit na balita hatid ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Nag-eensayo ng arnis ang isang guro kasama ang anak na minor de edad nang pasukin ng sospek ang kanilang bahay sa Maasin, Iloilo. Pinagsasaksak ng sospek ang biktima sa harap pa mismo ng anak. Nagtamo ng 7 saksak ang biktima na idiniklarang dead on arrival sa ospital. Nag-gather na itong information na ining suspect dali may harap na nga previous nga higutanon o kung may kaaway. Diraman nga lugar which is adjusted dira sa lugar kasi tingin na tabuhan ng incidente. So ang natanaw na ito nga motoigo is daw mistaken identity. Nakatakda namang isa ilalim sa counseling ang minor de edad na nakasaksi sa krimen. Nagresulta sa engkwentro ang paghahain ng warrant of arrest sa isa umanong hitman sa Argao, Cebu. Ayon sa pulisya, nanlaban ang napatay na sospek na may kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Giit ng hepe ng Argao Police Station, unang nagpaputok ang sospek. Isang pulis naman ang nagtamo ng sugat sa braso. Maliban sa sospek, aabot sa 10 tao umano ang nakipagbarilan sa pulisya na kalaunay nakatakas. Arestado ang isang lalaki sa Cagayan de Oro City matapos maaktuhang nagbibenta ng mga endangered na ibon. Ang suspect, positibong nabilhan ng pulisya ng talking mina. Ilang buwan din daw minanmanan ng mga otoridad ang suspect na aktibo umano sa social media. So may transaction through sa computer, social media, na makikita sila and then na-meet nila yung kanilang transaksyon, ayun na yung akto na napaghuli namin sa kanila. Agad nakipag-ugnayan ang PNP sa DENR 10 at kanilang na-turn over ang nasabing ibon para maalagaan. Bawal po ang pag
ano, pagkikip o paghahawak ng mga hayop, pag-aalaga ng hayop na endangered, kailangan meron po tayong permit sa DNR po. Kasong paglabag sa RA 9147 o Philippine Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang kakaharapin ng suspect na tumangging magpa-interview. Napag-alaman din na taga-deliver lamang ang suspect kaya tinutugis pa ang iba pa niyang kasabwat. James Pauliap ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dinagsa ng fellow Archies ang highly anticipated one-night concert sa Pilipinas ni American Idol alumnus David Archuleta. Yan ang fun-filled opening number ni David sa kanyang concert na Playback Presents The Best of David Archuleta Live in Manila. Todo hataw ang pop singer sa kanyang hit songs na I'm Yours. Siyempre, hindi na nagpahuli ang Archies na makisang along sa Invincible at A Little Too Not Over You. Chika ni David sa GMA Integrated News, masaya siyang makabalik sa kanyang second home at nangako pang muling babalik. Samantala, libo-libong residente pa rin ang nananatili sa mga evacuation centers kasunod po ng epekto ng habagat sa ilang lugar sa Visayas. Sa Antique, dalawa ang natagpuang patay. May ulat on the spot si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Zen? Connie, may panakanaka pa rin pagbuhos ng ulan dito sa Iloilo City at sa iba pang bahagi ng Western Visayas. Umabot sa mahigit 150,000 ang apektado ng habagat dito sa Western Visayas. Sa kabuuang bilang na ito, umabot naman sa mahigit 21,000 ang inilikas sa mga evacuation center. Sa probinsya ng Antique, 16 mula sa 18 na LGU ang apektado ng malakas na ulan at pagbaha. Sa datos ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot sa 3,409 families o mahigit 11,000 individuals ang nananatili pa sa evacuation centers sa probinsya. Apektado ang National Highway sa Barangay Karumangaya sa Bayan ng Hamtik na hindi pa madaanan at nasira ang isang sementeryo sa Bayan ng Sebaste. Samantala, may natagpuan na rin katawan ng isang magsasaka matapos inanod ng baha sa Pandan, Antique. May bangkay rin ng isang babaeng natagpuan sa Bayan ng Sebaste. Sa Iloilo City, ilang bahay ang nasira matapos tamaan ng natumbang kahoy. May mga bahay ring nasira sa probinsya ng Iloilo dahil sa tama ng malakas na alon at buhawi. Sa Negros Occidental, ang mahigit 41,000 ang affected individuals, 6,500 naman ang nasa evacuation centers. Samantala, sa Bacolod City, nasa 15,000 individuals ang nananatili sa mga evacuation center mula sa 10 barangay sa lungsod. Ayon sa pinakahuling abiso ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nananatili pa rin nasa orange rainfall Connie, pinapayuhan ng RDRRMC6 ang mga residente nga nasa flood-prone at landslide-prone areas na mananatili muna sa mga evacuation centers upang makaiwas sa sakuna. Connie, yan ang latest mula rito sa Iloilo City. Ingat at maraming salamat, Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Mga kapuso, naglabas ang MMDA ng kautusan na nagbabawal sa paglangoy at paglalaro sa baha dahil sa peligrong dala nito sa kalusugan. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Sa tuwing may baha tulad ng bumuhos ang malakas na ulan dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo, tila karaniwan ang makikita mga naglalangoy sa baha. Kaakibat din ng pagbaha ang pagsipa ng mga kaso ng leptospirosis na nakukuha sa ihi ng mga infected na hayop, lalo ng daga. Sa San Lazaro Hospital, may isinugod na leptospirosis patients kahit na wala namang bagyo o matinding pagbaha sa mga nakalipas na linggo na tulad ng manalasa ang bagyong Karina noong Hulyo. May mga bata pa kaming mga patient as early as young as 20, 24 years old, severe na yung leptospirosis nila. These are the exposures that was brought after the Karina. We still have to monitor those who are exposed during the entang baha, habagat.
Kaya dati pa nagbabala ang Department of Health at mga doktor sa publiko na huwag magtampisaw sa baha. Sa San Juan may ordinansang nagtatakda ng multa sa mga lalabag dyan. Dapat alam niya na bawal po ang paglalangoy sa tubig baha at delikado ito para sa inyo. Ang MMDA naglabas na rin ng Regulation 24-003 na nagbabawal sa paglangoy, paglalaro, pagtambay o hindi kinakailangang paglusong sa baha. Nagpasa na rin ang resolusyon ng Metro Manila Council na humihimok sa mga LGU na maglabas din ng kanilang sariling ordinansa gaya sa San Juan. Matitigas po ulo nila. Hindi nila may iwasan yun niya kasi ay mga hindi nakakalikas siya. Kailangan nila lumangoy niya para bumili ng mga pagkain nila. We have to make a distinction between yung necessity na lumusong sa baha at yung naliligo o nagsuswimming talaga sa baha for recreational purpose. Hindi naman natin ipipenalize yung mga tao na ililiklas lang ang kanilang sarili o mga gamit. Sila naman talaga yung naka-observe sa mga local government unit, no, na nakikita siguro nila na pag recreational na exposure, kagaya ng matagal, kasi naglalaro din yan eh. So mas mahaba ang exposure, mas mahaba ang risk. Dana Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.